Yes, Doña Gemma, ready na ba? Kasi ating ano yan, pananghalian kong hapon ang pinaghanda mo. Ano ba, boss? Ah, hapunan na tayo. Hapunan na. Okay, ayan po ang ginagawa ngayon ni Doña Gemma. Ayan po ang kanyang luluto eh. Mga ano po yan, mga 8 to 10 pounds po na isda. Ayan po. Isa po sa mga klase ng lahi ng ano to, tuna. Ang presyo po yan ngayon, mga ano po dito, no? Nabili ko po yan ng mga $20. Yan, napakalaki po. Mga inaabot po siya ng 5 kilo o mga 10 pounds. Yan po, magiging hapunan namin. Sige po, abang-abangan po natin kung anong mga lalagay na sangkap ni Alias Doña Gemma. Ano ba yan? Oven lang ano? Oven. Oven niya lang daw. Sige, abangan natin yung mga sangkap niya. Ilalagay. Hirapan po si Alias Doña Gemma maglagay ng ano? Ng hiwa. Okay. Nakuha siya sa ano? Sa kutsilong di lagare. Lalim-laliman mo para ano siya? Kabila naman. Hirapas na sa sobrang laki. Ayan pa. Ano pala ito yung may ngipin eh? Ano, madali pa eh. Oo, matalim yan. Parang lagari yan. Okay, hintayin po natin paglalagay niya ng sangkap sa tiyan. Okay, mga ka-OFW, ito na po tayo. Maglalagay na po tayo ng mga sangkap. Ito po yung mga sangkap natin. Sibuyas, lemon, kamatis, luya, spring onion, celery, tapos cilantro. Ito. Ito naman po yung mga ano natin, may yung tayo ditong ito, granulated California garlic, tapos garlic salt, ito naman black pepper, okay, ito naman 21 seasoning salut, ayan po. Seasoning salut. Okay. Ang gagawin ko, isapin ko ito sa talim, sa lalim. May banig. Isapin pala banig, ginawang banig ko. Natag mo na lang siya, gagawin mo na lang banig ko. Para may isa dito sa loob.
kasi. Diba? Ngayon. Aluin mo muna. Okay, ilan po. Tatayin po ba yung tiyan? Hindi na. Hindi na. Okay na yan. Kasi tayo nito malambot kasi ito hindi kagaya ng baboy. Yan pa yun. Tapos nilagay mo yung babaw yung sobra sa pilig niya. Mm-hmm. Dahil pag nilagay mo na sa ma-oven yan, magkakatas lang yung nasilig. Pasensya na po kayo sa ingay ng dishwasher. Medyo marinit lang po. Okay lang. Painit ka. Okay. Painitin natin ng 350. Painit po ng 350. Okay. Okay. Checking time po tayo ngayon. Bango ah. Pwede na siguro ipanigan mo, ano? I-grill na, ano? Hindi na naisa i-grill po, kasi hindi na po magkasya sa ilalim. Mm. Mababa lang kasi ng ating okay. Luluto na yan? Luluto na siguro. Yung 1 hour na rin. Okay, sige. Okay. Ayan na po siya. Mga ka-OFW, ito na po ang resulta ng ating isda. Okay. Okay, ready na po mga ka-OFW. Ito po ang aming panangalian ngayon. Ang ating basmati with turmeric. At ito naman po ang ating ulam. Yan po. Napakalaki pong isda. Siguro mga 5 kilos yan. Siyempre, may partner po yan na gulay. Yan, broccoli, mais, carrots, at saka pechay din po. Po mga ka-OFW dyan, mga kababayan ko, halina na po tayong mananghalian. Hindi po mga ka-OFW po, mananghalian po tayo at kasama po natin si Alias Doña Gemma kasi po yung nagpa-preparar o nagluto ng mga ito at
Ako'y labis-labis na nagpapasalamat sa iyo, Ma. Walang sawa kang servisyo, pagluluto, sa araw-araw, sa unsan, panangalian at sapunan. Bigyan ng jacket yan. At ako rin pa'y labis-labis na nagpapasalamat sa mga tao kong sumusuporta at nananatiling nanonood ko sa ating channel. At naway ko'y ang mapapadaan po dito sa atin, naway mag-subscribe po kayo at pakipindot ang ating mahiwagang kampana para updated po kayo sa buhay ni Andreas Bendito po. Hanggang sa muli po! Oh, mga ka-OFW ko, ito na po ang resulta ng aming pananghalian. At napakasarap po talaga, kaya ito na lang po ang natira. At siya nga po pala, sinashoutout po natin dyan yung mga truckers sa Amerika. Mula ho kay Jem Balahadja, shoutout po sa inyo. At dito na lang po natin tinatapos ang ating masaya't masarap na pananghalian. Dito lang po yan sa Alias Don Benito. Hanggang sa muli po.